So, ayan, nandito tayo sa ating shop. And nakikita natin yung ating seller balance na 1,368 pesos. And then, exit tayo. Punta tayo sa Shopee Pay. And then, cash in tayo. Pagkatapos, seller balance, click lang natin. And then, confirm. Dito, pwede nyong piliin yung price, pero itatype natin kasi merong putal yun. 1,368. So, ilalabas natin lahat. Then, click pay now. Then, click lang natin yung pay na yan. Para po sa security, kailangan natin i-enter yung 6-digit pin po natin. Ayan. So, lagay lang po natin yung pin natin. Then, wait natin. Then, check yung information. Then, okay. Kung napapansin nyo po yung price sa taas, ayan, nadagdagan na po siya. Yan na po yun. Then, click send money lang po. And then, piliin natin yung to other e-wallet. And then, yung full name nung pagsisenda natin. Then, click natin yung e-wallet. Pipili tayo dyan. Siyempre, GCash. Ayan. Then, yung phone number nung pagsisenda natin. GCash number. Type nyo lang. So, ayan, na-type na natin. Check your information bago i-next, ha. So, next natin. Lagay lang natin yung amount, kung magkano. Pwedeng sobrahan na natin kasi may balance pa naman tayo dun. Ayan. I-click na natin yung next. And then, okay lang natin yan. Then, check your information kung tama. Then, send money na, of course. Ayan. Mapupunta na sa ating GCash account yung seller balance natin. So, ayan, may fingerprint. And then, okay na, ayun. Kung nakita nyo, nag-notify siya sa taas na naka-receive tayo ng pera from Shopee Pay. So, ganun lang siya kasimple. So, ayan, punta ulit tayo sa My Shop. And then, ayan, nag-zero balance na tayo. So, ganun lang po siya kadali. Kung napapansin nyo, 71 pesos lang yung laman ng ating Shopee Pay. So, ayan, magka-cash in tayo sa pangalawang beses sa seller balance. Ayan, mas mabilis to kasi nakasave na yung number natin. So, ayan, type natin yung amount. And then, click pay. Then yung, ano, syempre yung security, enter yung pin. Click lang natin yung pay. Ayan. And then, okay lang natin after natin i-check yung information. So, tama naman yung amount. And wala tayong admin fee every time na mag-share tayo. Every week, meron tayong 1 free withdrawal. Pero kung naka 2 times ka na withdraw sa isang linggo, may bayad na yung pangalawa. So, ayan. Naging 2,081 na yung ating Shopee Pay. Kaya, open lang ulit natin yung Shopee Pay. Napa-exit tayo eh. So, click nyo lang yung Shopee Pay. And then, syempre, mag-send money tayo. And dahil nakapag-ano na tayo nung nakaraan, so, click lang natin yung information natin dyan sa save recipient. Yan na yon. No need to fill up yung mga yan. Click lang natin yung sa recipient. Then, yung amount, type natin. Then, next. Then, check your information kung tama. Then, ayan na. Yung ating fingerprint. And then, voila. Okay na. Then, mag-notify sa atin. Mag-detect sa atin si GCash na may na-receive tayong pera from Shopee Pay. So, yan na yon. Click okay na lang.
natin. Tapos na, ganun lang kasimple. Mas madali sa pangalawang beses kasi nakasave na. Okay, kung napapansin nyo yung Shopee Pay natin, 71 na lang ulit. Pero dito sa atin, sa Shopee Pay wallet, ST pa rin nag-update yung ano natin, 2,000 ano pa din, 81. Pero pag kinlik natin yan, is 71 na lang. Hindi siya kaagad nag-update sa labas. Pero sa loob, updated siya. So, yun lang. So, eto na po yung text sa atin ni Gcash. You have received 2010 of Gcash from Shopee Pay with account ending in 0056. Your new balance is... Okay. So, use now to buy load, purchase items, send money, pay bills, and a lot more. So, ayun na. Naka-receive na tayo ng 2010 from Shopee Pay. So, napaka-bilis at napaka-easy kahit walang bank account. So, yun lang. Kung may questions and ano, comment lang po kayo.